Hello everyone, welcome back to my channel, and this is MJ. And if you're new to my channel, please subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell for more updates and videos, guys. So yes, ang daming DM ko sa Facebook tsaka sa Instagram, guys, about how to apply in Thailand, guys. So gagawa tayo ng paano nga ba mag-apply sa Thailand. So sa video na ito, uusapan natin paano mag-apply sa Thailand, paano makakuha ng work permit or legal document to become a teacher or visa or working visa here. Magkano ang sahod sa Thailand, cost of living, and what else? Yun, guys. So processing. So pag-uusapan natin din yan, guys. But yes, if you are excited, if you are new to my channel, guys, please subscribe to my channel. 14k na tayo, guys. 14,000 subscribers na tayo, guys. And I'm so happy talaga kasi tinanood ko kanina yung aking video about paano mag-apply sa Thailand. That time, yung subscribers ko nasa 2,000 pa lang, guys. And ngayon, 14k na, guys. Kaya thank you so much talaga, guys. So first, guys, pag-uusapan natin paano nga ba pumunta sa Thailand or paano nga ba magka-work sa Thailand. So, yes, guys. First thing na gagawin nyo, guys, is meron kayong dalawang choices. You can search online yung mga schools or yung mga agencies na nagtatanggap or nag-hire ng teacher. Like, for example, sa adjan.com, Teaching Thailand, at saka sa mga groups sa Facebook, guys. Mag-search kayo doon kasi, so I will leave yung mga groups baba. So, saan kayo pwede mag-join, guys, kasi maraming nagpo-post doon ng mga job hirings, especially ta or SWD Thailand, guys. So yun, pwede kayong mag-apply doon, guys, or pwede kayong mag-join sa group na yun, guys. First thing na yung, di ba sinabi ko sa inyo, dalawang yung choices nyo. First is yung mag-online ano kayo, application, or maghanap kayo ng work online, or walk-in dito sa Thailand, guys. So sa walk-in dito sa Thailand, dapat meron na kayong prospect or meron na kayong schools or agency na parang pwede nyo nang applyan or pwede nyo nang pasahan ng mga resume or mga documents nyo, TOR, etc., guys. So yun, guys. And if example, andito na kayo. So paano ba yung processing ng visa nila dito or working visa or ano ba yan? Stay or nalimutan ko paano siya tawagin. Working visa or extended yung visa mo paano? Kasi di ba usually if tourist ka 1 month lang. So mag-apply ka dito ng parang 9 months visa or non-B, non-immigrant or non-immigrant visa. Yun, guys. And then after that, you can apply na sa work permit or if meron na kayong school or meron na kayong hired na kayo, guys. So, and then after that, ano ba yung mga best na months na pwede kayong mag-apply? So, I will recommend na yung mga best months na pwede kayong mag-apply. So, pwede kayong mag-apply, guys, months ng February, March, April. Pwede yan dyan, guys. February, March, April, and August, September, October. So, yun yung 6 months na, or yun yung mga months na pwede kayong mag-apply. Kasi guys, if apply kayo ng May, starting na yun ng klase, guys. July, start na yung klase. June, December, or November, start na ng second sem. December, busy yung lahat kasi New Year. Yes, most probably talaga yung mga months na sinabi ko sa inyo, guys, yun kayo doon mag-apply. So kasi yun yung parang mass hiring nila dito, tandaan, guys. Kasi halos if dyan na sa March, guys, end ng month na March, marami na nag-resign, marami na nag-end ng contract. So usually dito, guys, 1 year or 2 years na yung contract natin. So ako, naka 2 years contract ako, guys. So mag-i-end na siya sa May. So yun na, guys, pero since nagustuhan ko dito, so I will extend pa. So, and then, guys, magkano ba yung sahod? So huwag kayong kumuha ng sahod na nasa 18,000 baht below, guys, or nasa, magkano yan sa peso? Nasa 28 or 30,000 below pesos. Huwag kayong kumuha ng ganun, guys, kasi hindi kayo. And then kumuha kayo ng 20 up, nasa 35k thousand, yes, 35k
15,000 guys na yun na sahod. So yun na guys. And then after that, depende kasi guys, paswerte-swerte lang din. If yun nakuha yung school, may accommodation, merong pabahay si Mayora, si Mayor, yung mga boss nyo. Kasi dito guys, pabahay si Mayor. Ayan, free ako dito guys. And then meron pang pa-aircon si Mayora. Actually nasirain siya guys. Pinaayos ko, sila din nagbayad. So pero ilang months ako nagtiis guys kasi parang may before kasi guys sinabi nila na ako lumagbayad tapos di ba ako marunong magtay tapos yun may nag-comment may nag-DM sa akin na required po ba na mag-aral ng Thai. So guys hindi siya required na mag-aral kayo ng Thai. Yung pagsasalita ng Thai guys usually parang for survival kasi di pa sila nakapagsalita ng English dito guys lahat na assign kayo sa mga provinces usually hindi sila nakakapagsalita ng English. So kailangan mo talaga mag-aral or matuto ng Thai. Mag-learn sa internet or sa mga estudyante nyo. Usually, nagsasalitaan sila ng mga Thai. Yung mga teachers nyo. So, yun nga guys. So, doon kayo mag-learn. So, ako guys, naka-learn ako ng konting Thai lang naman sa mga teachers ko, sa mga estudyante, sa mga friends na Thai. Yun guys. Yun. And what else? Ano ba ang pag-uusapan natin? Yung cost of living dito sa Thailand. So yung cost of living naman dito sa Thailand guys, hindi naman siya masyadong mahal. Mas mahal pa lang sa Pilipinas. So, if sa akin lang. Kasi dito guys, ang mura ng mga bilihin. Kaya kung saan po bibili ka ng grapes dito, makakabili ka ng 30, 50, 40 baht or 40 pesos. Makakabili ka na ng half kilo, ang dami-dami pa. Tapos makakabili ka ng chicken dito na ang mura-mura. Isang kilo lang, 100. Tapos, di ba? 100 lang per kilo. Sa Pilipinas, nasa 200 plus na ata. So, dito, yun guys, meron. And then, sa tubig at kuryente naman guys, sa kuryente, sobrang baba ng ano nila. I mean, hindi siya mahal. Kasi, eto guys, hindi kami nakabayad ng tubig kuryente dito. Hindi kami nagbabayad ng tubig kuryente kasi school na nagbabayad. Kasi ang mura naman talaga guys, kaya tubig. If, doon ako sa friend ko guys, nasa Bangkok siya, tapos nangyaran siya ng apartment. Yung mga apartments dito, nasa range na 3,000 pataas siya guys. So, at or nasa 5,000. Yung tubig niya, nasa 50 baht lang or nasa 80 pesos lang guys. Tapos yung kuryente, nasa 200, nasa... If may aircon ka guys, may aircon ka, nasa 800, 700 baht or nasa 1,200 lang. So, di ba ang mura-mura na. So, hindi na siya masyadong mabigat sa bulsa. So, yun nga guys. So, if meron kayong mga question guys, just comment down below lang guys. And then, you can follow me on my social media accounts, MJ Esteban or MJ Today na page or sa Instagram ko guys, I am Mark Cherick or sa Twitter, I am Mark Cherick guys. So, thank you so much for watching. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel and see you to my next vlog guys.